Kwento ng Pilipino, Buhay, Drama, Pagmamahal, sa MAL Radio Station 101.1, The Podcast. Marami sa atin ang taong gahaman sa karangian. Ang iba ay hindi napapansin na sila ay sumusobra na. Sumusobra na halos ay parang hindi na nakikiramdam sa kilos at emosyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ikaw ka, Baryo, minsan ka na ba'y naging gahaman sa iyong buhay? Magandang araw sa ating lahat na nakikinig ngayon sa MAL Radio Station 101.1. Ako nga pala si Wendell Badjon, ang inyong Diri DJ ngayong araw. Ngayon ay atin ang itutuloy ang kwento ng mag-asawang Matilde at Gilusel na ating nasubaybayan noong nakaraang Huwebes. Paano nga ba ito magwawakas, mga kabaryo? Halina at sama-samang makinig sa paboritong tambayan ng bayan, MAL Radio Podcast. Simula nang malaman ni Matilde ang katotohanan na sinabi sa kanya ni Madam Forrester, di niya na alam ang kanyang gagawin dahil sa pagkagulat at pagkadismaya na kanyang naramdaman. Napatulala na lamang si Matilde at hindi makapagsalita. Dahil lamang peking kwintas na yun ay naghirap kami ng 10 taon? Ano na lamang ang magiging reaksyon ng aking asawa? Nagdadalawang isip si Matilde na sabihin sa kanyang asawa ang katotohanan. Dahil na rin sa nakokonsensya ito at natatakot sa maaaring mangyayari. Patuloy na sinisisi ni Matilde ang kanyang sarili dahil sa kanyang nagawa. Sana pala hindi na lamang ko dumalo sa kasiyahan na iyon. Sana hindi na ako naghangad pa ng marami. Sana'y nakinig ako sa aking asawa. Nang kauwi si Matilde at agad itong binati ng asawa. Dahil sa nanlulumo ito sa kanyang nalaman, hindi agad nakasagot si Matilde. Nanahimik na lamang siya sa isang sulok. Ayos ka lang ba aking asawa? Mayroon ba nangyaring hindi maganda? Bakit nalulumo at tila walang buhay ang iyong mukha? May importante kang dapat malaman patungkol sa kwintas na pinihiram sa atin ni Madam First Year. Ha? Bakit? Ano ang nangyari? Nalaman niya na ba ang katotohanan patungkol sa pagkawala ng kanyang original na kwintas? Oo. Kanya na itong nalaman. Ngunit, ang kwintas na kanyang ipinihiram sa atin ay peki lamang at nagkakahalaga lamang ito ng 500 franko. Nang dahil sa pagkadismaya at pagkalumo rin na naramdaman ng kanyang asawang si Gilusel, noong nalaman niya ang katotohanan ay hindi na ito nakapagtimpi. Anong sabi mo? Ano ka ba naman, Matilde? Niwala na nga tayo may suksok sa sikmura natin para lang may pambayad tayo dyan sa nawalang kwintas na yan. Tapos sasabihin mong peke ang niwala natin? Alam mo, kasalanan mo lahat ng to. Kasalanan mo to, Matilde. Kung hindi ka lang naghangad ng mga luho mo, hindi mangyari ang lahat ng ito. Patawarin mo sana ako, aking asawa. Dahil sa aking kapabayaan, hindi ko ginusto na mangyari lahat ng ito. Hindi ako nakontento sa iyong ibinigay sa akin. Patawad, aking asawa. Hindi nagsalita si Gilusel at agad na umalis sa kanilang bahay. Si Matilde ay naiwang malungkot at tila nanghihina na. Di ko na alam ang aking gagawin. Pati ang aking asawa ay iniwan na ako. Napakawala akong kwentang tao. Lalo akong nagsisisi sa aking mga nagawa. Mabuting mawala na lang ako. Kumuha ng lubid si Matilde at itinali ng mahigpit sa itaas ng kahoy.
kumuha ng upuan at winakasan ang sarili nitong buhay. Pagkaraan ng ilang oras ay kumatok ang kanyang asawa sa pintuan ng kanilang bahay. Pagkabukas nito ay laking gulat nang makita si Matilde na wala ng buhay. Laking pagsisisi ni Gilusel dahil ang kadahilanan ng kanyang pag-alis ay upang bawiin kay Madam Forrester ang orihinal na kwintas na kanilang binigay upang gamitin para makapagsimula muli. Aking asawa, gumising ka. Umuong iwan. Hindi ko ginusto na tayo mantong sa ganito. Sa gitna ng pagdadalamhati ng kanyang asawa, ay may nakita itong sulat. Kagad niya itong kinuha at binasa ang nilalaman. Kung ito man ay yung mababasa, aking mahal na asawa, gusto ko lamang humingi ng kapatawaran sa mga nagawa kong pasya. Nang dahil sa mga desisyon ko na laging gulo lang ang dala, ang ating pagsasama ay lalong nawala ng sigla. Patawad kung ako man ay naging mapagmataas, pero na iyong pinaghihirapan ay laging nawawalas. Kisakit isipin na tayo humantong sa ganto. Tunay akong nagsisisi sa pagsira ng ating mundo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Mas mabuti na mawala na ako sa iyong buhay upang ikay palayain. Salamat, aking mahal. Sana'y huwag mo akong limutin. Mga kabaryo, malungkot man ang naging wakas ng kwento ng mag-asawang Matilde at Gilusel, pero hanggang sa huli ay maraming aral ang hinatid nito sa atin. Nasaksihan din natin ang pagsisisi na naramdaman ng mag-asawa dahil sa mga maling desisyon na kanilang pinili. Ang istoryang ito ay dapat magmistulang aral para sa bawat isa sa atin at sa mga nakikinig sa akin. Matutong makontento, maging tapat saan man dumayo, at huwag kakalimutan ang kapangyarihan ng pag-ibig sa bawat tao. Ako nga pala muli si DJ Badjon, ang inyong dire-DJ ng bayan, sa MAL Radio Podcast.